ika-24 ng Mayo, Linggo, dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon at pandaigdigang araw ng pakikipagtalastasan, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta sa Galilea ang 11 alagad sa bundok na itinakda ni Jesus. Pagkakita nila sa kanya, sumamba sila, ngunit may nag-aaninlangan pa. At nilapitan sila ni Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa." Binyagan sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sila na sundin ang lahat na inuutos ko sa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Lahat kasali sa plano ng Diyos. Sa pagbabalik ni Jesus sa Ama, ipinapaalala sa atin na hindi lamang tayo mga mamamayan ng daigdig na ito, ngunit ang langit ang totoong tahanan natin. Kung saan tumungo si Jesus na muling nabuhay, doon din ang inaasahan nating hantungan. Bawat katapusan ay nagbubunsod ng bagong simula. Natapos na ang buhay ni Jesus dito sa lupa, ngunit nagsimula naman ang malulahati niyang buhay sa langit. Sa Ebanghelyo, tinutulungan ni Mateo ang kanyang kwento sa buhay ni Jesus sa pagsasaad ng mga huling habilin niya sa mga apostol bago siya tuluyang umakyat sa langit. Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Ang mga apostol ni Jesus ay 11 na lamang. Si Judas na nagkanulo kay Jesus ay humantong sa isang malagim na wakas. Larawan ngayon ang pamayanan ng mga apostol ng isang pamayanang may sugat. Nang makaharap nila si Jesus sa bundok, sumamba sila, ngunit may nag-aalinlangan pa. Hindi nila sukat akalain na si Jesus na walang awang pinatay sa kalba. Hindi nila sukat akalain na si Jesus na walang awang pinatay sa kalbaryo ay totoong ang muling nabuhay. Pagkatapos mag-iwan ng kanyang huling habilin, tiniyak ni Jesus sa mga apostol na siya ay makakasama nila sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Hindi madaling maunawaan ng mga karaniwang taong tulad natin na nabubuhay dito sa lupa ang bagong uri ng presensya ni Jesus na kasama pa rin natin. Paano mangyayaring si Jesus na umakyat sa langit ay kapiling pa rin natin? Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, tinuruan niya tayong manalangin, "Bigyan nawa kayo ng Diyos na Ama ni Jesucristo ang Panginoon ng karunungan at pagtuklas na bunga ng Espiritu upang lubusan ninyo siyang makilala. Liwanagan nawa niya ang inyong mga kalooban upang malaman ninyo ang aasahan ninyo sa pagkatawag niya sa inyo." Ano nga ba ang inaasahan natin kundi ang kaligayahang walang hanggan sa dulo ng buhay? Bukod pa roon, umaasa rin tayo na ang gawaing sinimulan ni Jesus dito sa lupa ay magpatuloy at umunlad sa kanyang iglesia sa lahat ng panahon. At bawat isa sa atin ay magampanan ang anumang tungkuling iniatang sa ating mga balikat. Nang piliin ni Jesus na mabuhay sa ating daigdig, sinimulan niya ang gawain ng pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, pagpapatawad sa mga kasalanan, at mga paghihimala. Kumbaga, sa nagtatayo ng isang bahay, inilatag niya ang buong plano. Sa ating mga kamay ngayon na kasalalay ang sama-samang pagkilos para maitatag ang paghahari ni Jesus sa lahat ng dako ng lipunan, sa tahanan, paaralan, lugar ng trabaho o negosyo, sa iglesia at pamahalaan. Bawat isa sa atin ay may gawaing kailangang harapin at gampanan. Tinitiyak ni Jesus ang patuloy niyang paggabay at pag-iingat sa atin. Isa itong paraan ng pananatili ni Jesus sa piling natin.